We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Isa patay, isang sugatan sa karambola ng tatlong sasakyan. Insidente na huli kam. Hindi pagpapalawid sa deadline ng franchise consolidation kaugnay sa PUV Modernization Program, umani ng iba't ibang reaksyon. Karera ng mga kalabaw at float parade, tampok sa kapistahan ng Bungabon, Nueva Ecija. At tayo ng mamasyal at mag-zipline sa ibabaw ng ilog sa Bintar, Ilocos Norte. Masantos siyang araw na imbaga mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Sa pool sa CCTV, ang karambola ng tatlong sasakyan sa Calasiao, Pangasinan kung saan isa ang patay at isa ang sugatan. Narito ang report. Kita sa CCTV footage na ito sa kahabaan ng Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan, ang isang delivery truck na nagmamaniobra sa gilid ng kalsada. Makikita rin ang isang tricycle sa kanang linya ng kalsada nang biglang masagi ng nag-overtake na SUV. Ang nasaging tricycle sumalpok sa kasalubong na motorsiklo. Sa tindi ng impact, humandusay sa kalsada ang dalawang driver. Patay sa insidente ang driver ng tricycle na residente ng Bunuan, Gisset, Dagupan City. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Julius Dinieva. Di ko isipin na buhay yung anak ko, sir. Makita mo lang talaga walang buo doon sa motor na sinasakyan niyo. Ayon sa opisyal ng barangay, humarurot palayo ang driver ng SUV. Parang dumaan sa gilid, sir, tapos hindi na nag-minor. Tsaka diri-diretso na anong nabangga niya. Pero nakita sa CCTV ang plate number ng SUV. Sa follow-up operation, natunton ng driver ng SUV sa Urdaneta City. Kakasuhan namin siya ng reckless imprudence resulting to homicide, reckless imprudence resulting to damaged property. Sinusubukan ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang driver ng SUV. Nag-overshoot sa sakahan ng isang pickup truck sa Dinalungan, Aurora. Galing bakasyon sa Dinapige, Isabela ang mga sakay at pauwi na sana ng Pangasinan nang mangyari ang aksidente. Problema sa preno ang sinasabing dahilan ng aksidente. Ligtas naman ang limang sakay, kabilang ang dalawang bata, kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio. One North Central Luzon. Naglabas na ng ultimatum ang LTFRB sa deadline ng consolidation para sa PUV Modernization Program hanggang April 30. May detalye si Claire Lacanilaw. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na palalawigin pa ang April 30 deadline para sa consolidation ng PUV franchise. Ang PUV franchise consolidation ay bahagi ng PUV Modernization Program kung saan kinakailang bumuo o sumama sa mga kooperatiba o korporasyon ang mga PUV operator upang ma-access ang mga business financing sa pagkuha ng modernong jeepney units. Kaya hinihikayat ng LTFRB ang mga jeepney operator na ipakonsolidate na ang kanilang mga PUV unit hanggang April 30. Ang ilang jeepney driver, hiling pa rin na sana'y hindi ma-phase out ang mga traditional jeepney. Kahit pahulugan ang bayad para sa pagbili ng modernized jeep, hindi raw kakayanin. Sobrang mahal naman yung sinasabi nilang na ano, yung modernized na jeep. Sabi mo, 1.8, tapos huhulugan namin, tapos yung pasada namin dito, Madam, ano, isa-isa yung biyahe namin, katulad ngayon. Oh. Meron tayong mga 5%. So hanggang ngayon, minomonitor natin ito up to katapusan. So yung mga ibang transport cooperative chairman, kinakausap ko sila kung may mga member pa sila na
hindi na consolidate. Ayon sa LTFRB, nasa 86% na ng mga PUV operators sa Region 1 ang nag-consolidate ng kanilang PUV unit. Ang sino mang bigong makapag-consolidate ng kanilang prangkisa matapos ang deadline, hindi na papayagang pumasado o tinuturing ng kolorum. Continuous ang monitoring namin. And yung mga naiwan na hindi nag-consolidate is minimal naman, negligible sa amin. Hindi magkakaroon ng shortage sa supply ng transportation. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Matinding init pa rin ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa dahil pa rin yan sa pag-ihip ng easterlies. Posibleng umabot ulit sa 40 degrees Celsius o higit pa ang heat index o damang init sa maraming lugar sa bansa kabilang na ang Northern at Central Luzon. Ang matataas na temperatura posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Pero kahit mainit, maaari pa rin umulan sa ilang lugar. Base sa datos ng MetroWeather, may tsansa ng ulan sa Abra, Tarlac, Kalinga, Ilocos Provinces, Benguet, Pangasinan at Zambales. Magpapatuloy rin ang maalinsangang panahon sa natitirang bahagi ng bansa pero maging alerto pa rin sa posibilidad ng localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi. Patuloy na ipatutupad sa mga pampublikong paaralan sa Dagupan City ang suspensyon ng in-person classes. May ulat si Jasmine Gabriel Galvan. Kahit papanay ang pag-inom ng tubig, may pagkakataon daw na sumasakit pa rin ang ulo ni Samantha dahil sa matinding init ng panahon. Sobra pong pinapawisan, tas para po akong malagkit. Hindi komportable? Opo, hindi po komportable. Pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City kahapon. Posible raw na tataas pang heat index sa mga susunod na araw. Suspendido pa rin ang in-person classes sa mga pampublikong paaralan sa Dagupan City hanggang bukas, April 12. Kawawa yung mga bata kasi. Tapos pag ano na, kuhan yung irritable na sila. Nagsuspende rin ng in-person classes sa ilang paaralan sa Mapandan, Bayambang, Mangataram at Bani habang hybrid classes naman sa iba pang paaralan. Maliban yung asynchronous classes, yung other schools na binanggit po natin kanina ay umaga ma'am ay face-to-face, sa hapon naman ma'am, alternative delivery mode na po ma'am. Bagamat shifting of classes na ang ipinapatupad sa Ilocos Sur National High School, muling binago ang schedule dahil sa tumitinding init ng panahon. Wala ng klase mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, oras kung saan itatala ang pinakamainit na temperatura. Hindi naman aircon ang kanilang classroom, kaya yung pinakamainit na oras ng araw, yun ang iniiwasan ng ating eskulahan. Ito ay mandatory ng DepEd Central Office. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Pasarapan sa pagluluto ng bagisen o dinuguan, ibinida sa fiesta ng isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report ni Joan Punsoy. May putahing binabalik-balikan sa Barangay Bantayan, Mangaldan, Pangasinan, ang bagisan o mas kilala sa tawag na kaluskas. Bagisan na salitang Pangasinan na ang ibig sabihin ay lamang loob. Dito hango ang unang bagisan festival ng barangay. Gawa sa lamang loob, karnet dugo ng duwag o kalabaw ang bagisan, kaya tinawag din itong dinuguang kalabaw. Digaya ng sinanglaw ng mga Ilocano, ginigisa lang ito sa bawang at sibuyas at walang luya. Ang nagbabalanse raw sa lasa ng bagisan, ang suka o nagbibigay asim. Yung iba, kanya-kanyang nilalagay na pampasim. Yung iba, nilalagyan ng anong tabat ba doon? Opias, yung iba, suka. Yung iba tapos, may dinadagdag pa na kalamansi. Bata pa ako, nakikita ko na yung mga matatanda na naglilibot-libot. May nilalagay sa ulo na kaldero at binibinta sa mga bahay-bahay, sinasabing dinuguan. Isinagawa rin ang Bagisan Cook Fest kung saan hinusgahan ang pinakamasarap na lutong bagisan. Dapat po marambot yung karne ng dug, kalabaw po. Inano po sa pressure cooker para po lumambot tsaka mga isang oras po.
Pero dahil gawa sa lamang loob, mataas ito sa uric acid na pwedeng magdulot ng gout at iba pang sakit. Kaya paalala ng health expert, eat moderately para ma-enjoy ang bagisan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Patok na pasyalan ngayong tag-init ang Beslak River sa Bintar, Ilocos Norte. Bukod kasi sa picnic group na, perfect din for picture taking. May sports water activities din na pwedeng gawin gaya ng kayaking para malibot ang lawak ng malinis na ilog. Pero must try sa mga adventure seeker ang zipline ride at zipline biking sa ibabaw ng ilog. Masusubukan ito sa halagang 250 pesos. Dito, mas ma-appreciate ang ganda ng lugar. Mula bayan ng Bintar, 5 minuto lang ang biyahe papunta sa Beslak River. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bangkay ng lalaki, natagpo ang palutang-lutang sa Agno River sa Urbis Tondo, Pangasinan. Narito ang report. Bloated na at halos hindi na makilala ang bangkay ng lalaki na natagpo ang palutang-lutang sa Agno River. Nasakop ng Barangay Galarin, Urbis Tondo, Pangasinan. Nagsagawa ng retrieval operation ang mga pulis. Isang magsasaka ang nakakita sa bangkay nang magpunta sa bukid para magpastol ng kanyang alagang hayop. Tiwala ang pulisya na walang foul play sa insidente. Wala naman tayong makita ng foul play sir, sa buong katawan ng victim. Pero believe to be a victim lang talaga sir ng pagkalunod. Sa follow-up investigation ng pulisya, napag-alaman ng 34-anyos na biktima ay residente ng Barangay Piswak ng parehong bayan. 4 na araw na umanong pinaghahanap ang biktima matapos malunod sa Agno River. Na itong si victim natin is suffering from mental incapacity. So before yung incident sir is nakita siya, nakainom siya sir that time, nasuot niya yung damit na na-recover po natin. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Ngayong mainit ang panahon, pinaalalahanan ng pulisya mga naliligo sa Agno River na mag-ingat sa ragasan ng tubig upang makaiwas sa anumang kapahamakan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Sa Dagupan City, pagparada ng mga sasakyan sa mga tulay mahigpit na ipinagbabawal ng Public Order and Safety Office. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malawakan ang isinasagawang operasyon ng Public Order and Safety Office against sa mga lumalabag sa illegal parking sa lungsod ng Dagupan. Dati, maraming sasakyan ang pumaparada sa Magsaysay Bridge at Quintos Bridge sa Dagupan City. Ngayon, kukonti na lang. Nagkalat ang mga no parking traffic signage sa paligid ng mga tulay. Mahigpit na ipinagbabawal ng Public Order and Safety Office ang pagparada ng anumang uri ng sasakyan sa lahat ng tulay sa syudad. Mga tulay na pinagpaparkan, pinagbabawalan namin ngayon. O, talagang strictly namin dyan kasi sa DPWH, bawal yan. And then pagbaba nila, yun yung ginagawang karsada. Iniisyuhan ng citation ticket ang mga pumaparada sa tulay. Wala rin exempted dito ayon sa POSO. Yung ticket, pag walang driver unattended, iniiwan na po yung ticket. Mas mahal po yun. Mas mahal sa no parking. 200 pesos ang multa sa illegal parking. 1,000 pesos naman, kung illegal na ang pumarada, iniwan pa ng driver ang sasakyan. Mas okay yung pumaraluluwag at kuan yung mga traffic. Sumikip yung kalsada nung pag may nakaparada sa may tulay. Aminado ang ilang motorista na pahirapan ang paghahanap ng paradahan sa downtown area. Dito po, hindi bawal dito. Diyan sa kabila po, bawal po kasi no parking po. Panawagan ng POSO sa mga motorista na tumalima sa mga umiiral na traffic ordinance sa syudad. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon ngayon dito sa bahagi ng Perez Boulevard, partikular sa Magsaysay Bridge, kung saan sa mga oras nga na ito ay nagkakaroon na ng traffic build-up
ng mga sasakyan. Actually, ito yung reason kung bakit talagang iniiwasan na yung pag-park sa bahagi na ito ng Tulay nang sa ganoon yung mga sasakyan ay magtuloy-tuloy lamang yung flow, lalo pa at may ginagawang kalsada ilang meters mula dito sa ating kinaroroonan. Ang kagandahan lang, Chris, tuloy-tuloy yung flow ng mga sasakyan. Actually, nasa 1 minute lamang o 2 minutes lamang yung traffic dahil nga walang mga private vehicle na nakaparada dito mismo sa Tulay. Kaya naman ang panawagan nga ng Public Order and Safety Office sa ating mga kapuso, konting tiis lamang dahil sa oras nga na matapos na yung mga ginagawang kalsada ng DPWH ay malaki na yung mababawas sa traffic build-up sa lungsod ng Dagupana. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bigla ang pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan kagabi, bunsod ng nasirang primary line ng Senpelco. Sundan sa report. Ikinadismaya ng ilang residente ang bigla ang pagkawala ng supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mangaldan, Pangasinan kagabi. Hindi rin agad nakatulog ang ilang residente dahil sa maalinsangang panahon. Mainit po kasi yung panginit. Lumabas kami na ng bahay. Masyadong mainit. Saka hindi ka makapag-robing dahil madilim daan. Ayon sa Senpelco, naputol ang primary line ng kanilang kuryente kaya nagkaroon ng biglaang power interruption. Nagkaroon ng patay-sinding supply ng kuryente dahil inayos ang bahagi ng naputol na linya. Nagkaroon ng defect yung power fuse natin. Yung isang feeder natin ay pansamantala ay turn off para bigyang daan yung pag-disata ayos at pagpapalit ng naging defective na power fuse natin. Tiniyak ng Senpelco ang sapat na supply ng kuryente sa kabila ng nararanasang init ng panahon kung saan mataas ang demand. Patuloy ang pagsasagawa ng scheduled power interruption upang bigyang daan ang pagsasaayos ng ilang linya ng kuryente sa bayan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mga makina ng NIA sabay-sabay na pinapaandar para masuplayan ang demand ng patubig sa Bantay, Ilocos Sur. May detalye si Ivy Hernando. 2,000 pisong krudo para sa maghapong pagpapatubig ang nagagastos na magsasakang si Joel para sa mga tanim na mais. Hindi na kasi umaabot sa kanyang sakahan ang irigasyon. Natutubigan man ang irigasyon ang kanyang palayan, hindi pa raw sapat sa sobrang init ng panahon, kaya mabilis natutuyo ang lupa. Times 2 tigastusim ti krudo. Nung sibog ka lang ti makina. Adati maapi ang buong ganan siya, bambanlog mo lang. Dahil sa El Nino, 3 makina na ang pinapaandar ng National Irrigation Administration mula sa regular na 2 makina. Isang makina naman ang pinapaandar sa gabi. Nagpatupad ang ahensya ng schedule sa patubig para maserbisyoan lahat ng sakop nito. Lalo't ayon sa NIA, bumaba ang level ng tubig sa Banawang River. Sa araw eh, 3 na ang makina na pinapaandar. Gawa ng alam naman natin na talagang tigtuyot na ngayon, we are now feeling the effect of El Nino. Ayon pa sa NIA, nasa 80 hanggang 90% na ang nakatatanggap ng patubig mula sa irigasyon. Nakatulong daw ang clearing o desilting sa water inlet ng NIA na dating barado dahil sa nagdaang bagyo. Medyo maluwang-luwang na rin yung bunga, kaya lumaki na rin yung bulyong ng tubig na papunta sa mga irrigation facilities natin hanggang doon sa dulo, doon sa magtinggal. Kasama rin sa kanilang mitigation measure ang pamamahagi ng water pump at solar irrigation projects sa mga magsasaka. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, bukas na ang pilot episode ng Game On Podcast. Yan ang kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News. Makasama yan sina 24 Horas Game Changer host at NCAA anchor Martin Javier, sports commentator Anton Rojas at NCAA analyst Martin Antonio. Maasahan sa Game On ang iba't ibang pananaw sa larangan ng sports, maging ang mga interviews sa mga atleta, coach at iba pang sports personalities. Available yan sa iba't ibang streaming platforms tulad ng Spotify, Google Podcast at Apple Podcast. Mapapanood din ang Game On sa Facebook page at YouTube channel ng GMA Integrated News.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tumambad sa mga nagtatrabaho sa isang construction site ng ginagawang warehouse sa Barangay Santa Lucia, Narvacan, Ilocos Sur, ang samot-saring bala at pampasabog. Naghukay daw noon para sa mga itatayong poste gamit ang backhoe nang mahukay ang mga explosive. Nakipag-ugnayan na ang PNP sa Explosive Ordnance Disposal and K-9 Unit para sa proper disposal ng mga na-recover. Bagamat kinakalawang na, may posibilidad pa rin sumabog ito ayon sa PNP. Samantala, kauna-unahang iteration ng COOP Thunder 2024 sa pagitan ng U.S. Pacific Air Force at Philippine Air Force isinagawa sa Basa Air Base, Pampanga. May detalye, CJ Turida. Nagsanibersa ang American Air Force at Filipino Air Force sa iteration ng COOP Thunder Philippines 2024-1 sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Mahigit 470 na tauhan ng Filipino Air Force at 170 naman sa tropa ng American Air Force ang sumali sa taunang bilateral exercise na nagsimula pa noong 1976. Kabilang sa mga pinalipat ang apat na FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas at apat na F-16 aircraft ng Amerika. We prepare ourselves to operate in a joint environment one day for not any current present threat but potentially future threats. So that we'll be better equipped prior to deploying to Australia for the pitch black exercise. Tinutukan ng mga air at ground operations kabilang ang logistics at iba pang mission support, planning at execution para mapabuti at maihanda ang kakayahan ng bansa para mag-host at lumahog sa mga international exercises. Bukod sa mga flight operation, meron ding basic fighting maneuvers. Bukod dito, may mga inaasahan ding karagdagang aircrafts ang Philippine Air Force sa mga darating na buwan para mas mapalakas pa ang pwersa sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Nagsimula ang COOP Thunder Exercises 2024 noong April 8 at magtatagal hanggang April 19. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Hinahangaan ang 104-year-old na lola sa Pinili, Ilocos Norte. Bukod kasi sa kanyang mahabang buhay, malakas pa si Lola Loretta Pagatpatan na ipinanganak noong November 10, 1919. Katunayan, kaya pa niyang magwalis, maghugas ng pinggan at asikasuhin ang sarili. At pabibilib ka sa paningin ni Lola dahil kahit walang salamin, malinaw pa siyang nakapagbabasa. Si Lola Loretta mahilig daw sa pagkain ng gulay gaya ng saluyot. Bukod dito, nasa lahi din daw nila ang mahabang buhay dahil kanyang ina umabot naman ng 107-year-old. Karera ng mga kalabaw at float parade tampok sa Sibuyas Festival 2024 sa Bungabo, Nueva Ecija. Narito ang report. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, kumarera ang abot sa 140 kalabaw sa inilunsad na Carabao Race sa Bungabo, Nueva Ecija. Ipinakita ng mga magsasaka na nagsilbing hinete ang tibay ng kanilang mga alaga sa init at sa pagkarera sa bukid. Literal na kakain ng alikabok ang mahuhuli. Kalahati ng mga kalahok ay dumayo pa mula Pangasinan, Pampanga at Bulacan. Enjoy naman ang mga manunood dahil sa ipinakitang gilas ng mga alagang kalabaw sa bukid. Naging traditional na walang pusa sa kwan. Nga po, yung traditional na yung pagpaarera ng kalabaw sa bayan ng Bungabo. At yung paarera po na ito para sa mga magsasaka rin po. Champion sa Class A kategory si Super Ninong, habang champion sa Class B ang kalabaw na si Batang Enlex. Tumanggap sila ng 100,000 pesos at tropeyo. Abot naman sa 30 nagagandahang float na sinamahan pa ng magagaling na street dancers at banda ang pumarada sa Bungabon. Bawat float dinisenyuhan ng Sibuyas na pangunahing produkto ng bayan bilang onion capital ng bansa. Sinamahan din ito ng iba pang lokal na produkto gaya ng mais, palay, gulay at indigenous materials. 28 barangay ang nakilahok sa float parade. Bahagi ang mga aktibidad ng Sibuyas Festival 2024 ng Bungabon, Nueva Ecija. CJ Torida, 1 North Central Luzon. At ilang Kapuso stars maghahatid ng saya sa Mango Bambo Festival at Pistay Daya 2024. Sundan sa report.
It's gonna be a fun summer sa Pangasinan dahil ang ating mga Kapuso artist makikisaya sa serye ng Kapuso Fiesta. Get ready San Carlos City dahil sa Mango Bamboo Festival 2024. Haharanahin tayo ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista with special participation of our Kapuso sweetheart Isabel Ortega sa Miss San Carlos City 2024 Grand Coronation Night. Sa April 12 Friday, 8 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium. At sa April 15, it's gonna be a one hot and fiery summer dahil ang mga cast ng Shining Inheritance na sina Kapuso stars Kylie Alcantara, Kate Valdez, Michael Sager at Roxy Smith at Lilette Matias, attorney at law leading man, Jason Abalos at A.A. Guzman. Ang makikitropical summer sa Mango Bamboo Festival 2024, hosted by Kapuso comedian Pipita Curtis. Abangan sila sa April 15, 6 p.m. sa San Carlos City Public Auditorium. Sisimulan naman ang Pistay Diet Celebration sa isang flavorful culinary experience kasama si Chef Jay Arroyol ng Farm to Table sa Poncia na Pangasinan Culinary Challenge. Sa Sabado na yan, April 13, 7 a.m. sa Provincial Training and Development Center 2, Lingayen, Pangasinan. See you there mga Kapuso! Joanne Punsoy, One North, Central Luzon. Samantala, mapaparin niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga Kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga Kapuso natin abroad. That's GMA Regional TV. Local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga Kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.